referring to doon sa wag na lang na ay deny na lang natin, wag na lang natin aminin na ano no, para hindi magulo. So, yun yung ano no, at yung nagulat din ako doon sa reaction na nasabi niya daw yun, pero hindi daw sa akin kundi sa iba. Yun yung ano ba talaga? Kumbaga sa ano, nasabi mo nga yun na i-deny na lang natin. Na hindi mo nga sinabi sa akin, natatanda mo, sinabi mo sa iba. Ano yun, di ba? Ang ano rito, no? I-deny ng pilit ng pamunuan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ikaw yung boss ko, no? Alam mo naman na hindi ako kikilos, na hindi ka informed. Well, informed ka. Kaya nga yung sinasabi ni Gerald Lasso na wala, hindi nag-i-exist. Wala, hindi ko na, walang ano yan. Ganun din si Gerald Bitong. Wala, hindi nag-i-exist. Tapos ikaw, i-deny na lang natin para hindi magulo. Yeah. Ano yung i-deny? Claro. Diba? Yes, sir. Maganda yung sinabi ninyo. Ipapasa ko pong interaction kay Attorney Busantog. Attorney Busantog. Yes, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Yes, oo. Yung naman sa usapay na yung sa i-deny, I think it is kitang-kita naman po kung if you try to appreciate the evidence kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi. You cannot really recall and not recall and maybe not recall matters of importance. Kasi pag we are part of a significant national issue such as this, our recollection is not really tricky. Attorney, no? may I please interrupt, no? Yes, ma'am. Ano yung implications ba ng case na ito? Bakit takot na takot at pinagtatakpan itong taong ito, si Bongbong Marcos, na buong buhay niya ay pinagtakpan ng napakaraming tao kung kaya't naging pangulo? Alam na pala nila na dulong ito sa droga, no? So, ano ang kahalagahan? Ano yung mga krimen na ipinagtatakpan dito? Yeah. Oh, sige. Doon sa nakita ko sa interview niyo, sir, sa Senate, doon sa may sinumpang salaysay na ginawa, marami kasing krimen ang pwedeng nakaakibat dito, no? Being a PDA agent yourself, you would know, probably number one is the use of illegal drugs, no? That's kung sa ating kawan ng gobyerno, that is a ground for termination, no? Kaya nga yung Supreme Court lately nag-terminate ng tatlong employee because they were found nag-positive sila sa drug test. Okay. So that's not only, no, illegal possession of drug paraphernalia. Alam po naman natin na that is 12 to 20 years. Wow. Possession of illegal drugs, no, 12 to 20 years din po yan, no. Hindi yata ang illegal possession of drug paraphernalia, that is life imprisonment. Mm. Wow. We also really have if not pwede ano 12 to 20. Pwede ba mag-cocaine na walang paraphernalia? So that is ano, that's part of ano, that's a part of the 9165 na punishable offenses. Mm-hmm. Yung maintenance of a drug din, kasi kung sabi niyo kung makausap niyo yung sana paulit-ulit na ginagamit yung kwarto niyan para pag to use illegal drugs, yan is life imprisonment. Oh. So dapat malaman natin kung sino may-ari niyan, no? O kung lagi siya, hindi naman siyang may-ari pero lagi siyang bumibisita, that's what they call visiting a drug den. That's also punishable. I think that's Section 7 na ng 9165, I think that's 6 to 12 years in prison. Mabibigat pala, attorney, binabanggit mo. Yes, oo. Oh. At hindi lang ito nabanggit sa Senado, Ma'am Noreen. Tanong namin sa attorney, Sir Jojo, hold ha. Is there any more? Is there illegal possession? Illegal possession. Attorney, yes. How important to emphasize na ang involved ay dating senador siya at ngayon ay presidente ng bansa. How seriously aggravating to that? To the degree of offenses. Serious and penalties. Pala. Yung mga ano kasi, if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? Oh. So, kung natuloy yung operation noon at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin, no? Ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ang court, he can enjoy the presumption of innocence. Mm. Okay. Kaya nga ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong pre-operations report, there is a magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. Hinarang. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan si Sir Jojo dito na huwag niyo ituloy yung operation, yeah. That is unfair kasi sa mga ibang tao na ano, dahil hindi ka connected, sila na-operate. Somebody who is using this one, na-operate.
Kaya so, nga, may mga tanong ako sana kay Sir sige, Jojo. Go ahead. Interact mo sa kanya. Pero ito, yung mga possible crimes committed, I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo would probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. Mm-hmm. That is punishable by 12 to 20 years. Yeah. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, mm-hmm. Section 6, life imprisonment. Wow. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandyan pa yung administrative offense, mga ganyan-ganyan. Senador siya that time, yung tinuturo si Bongbong Marcos Jr. Mm-hmm. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. Mayroon tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. Oh. Wow. So this is how grave these offenses are. So, wait. Mm. So, presuming that he's guilty, no? Yes. Presuming, then he got away with so much. Dahil hindi tinuloy ang operation, pinagtakpan. Crimes. Sir Jojo, may tanong si Sir... Yes, sir. May tanong si Attorney Busanto. Would you like to interact? Sabi niya, ano daw ang karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay nagtataya ngayon? Would you like to interact with Attorney Busanto? Sandali po ah. Sandali, nawala yung aking monitor. Hello. Ano po ang tanong? Tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inireveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na ganun kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Attorney Busantog dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator. Grabe. And Maricel Soriano among other personalities. Sarap naman pala maging mayaman. Ano? Sena, ganito po yun. Ano? Bale, ang so paglapas ko nga, ano? Ito yung doon sa yung pagkakalabas, ano? Yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Yes. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalathala yan, nalantad sa publiko, no? Mm. Ang hamon na rito is yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas, noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Kung bagay sa ano, nalantad pala, mayroon palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati, as per declaration na confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang mayroong ginagawa noong panahon na yun para ito ay magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon na ng dokumento at paggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinayagan. Ngayon, ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw doon sa mga personalidad. Oh. Kung ito ay inabutan, talagang mabigat ang kakaharapin nila. Tama. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa doon sa mga makukuha doon sa lugar kung sakali. Pagpalagay natin ang may nakuhang dangerous drugs doon at ang threshold, halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito, at nandoon sila, mayroong constructive possession silang kakaharapin ng violation ng Section 11, kung hindi ako nagkakamali. Medyo matagal na kasi yung... Section 11. Opo. O yun, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni attorney na yung maintenance na drug din, kapag ka talagang napatunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Attorney Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at minaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then-Senator and now-President Bongbong Marcos Jr.,
ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalang Executive Secretary Pakito Ochoa. At sabi ni Attorney Busantog, at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din ng mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Pakito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigilan ang operations na ito? Hanggat paari mo na po sana, ayoko muna pag-usapan yung patungkol kay ESA Ochoa at ito ay nireserba ko sa May Senate. 7 Senate. Pero doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, ano, kung ikaw public officer ka, meron qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan katatamaan. Sir, yun. Thank you, may question lang ako sa iyo kasi it seems that a lot of the issues that's being discussed is not really the content of the operations report, no? Or the pre-operations report, but it's about your it's about you as a person. Yes. Ilang taon po ba kayo sa PDEA? Pumigit ko mo lang po sa 5 taon po ata. And in these 5 years of stay in the PDEA, you had been a part of many operations of this nature. Opo. Opo. Ako po yung nag-lenid. Ako po yung may isang case officer. Ako po yung nag-undercover. Ako po yung lahat. Halos lahat ng mga ano, no? In this, sa mga naging papel mo dito sa PDEA as a part of a drugs officer, ikaw po ba ay nakapag-file ng mga kaso at yung mga kaso to ay nagkaroon ng successful na conviction? Opo, ilan na po yung napakonvict natin sa katotohanan. Ganon din po sa mga empleyado ng ano, no, mga opisyalis ng PDEA na nahawakan ko yung kaso. At meron na po tayo mga naimbestigahan at na-dismiss po ito. Bali, kung di ako nagkakamali, dalawang director, ano, may salary grade 27. Mm-hmm. At ano pa ba? Mga malalaking ano, kumpanya at yung mga drug trafficker. Marami po. Tapos yung discovery po ng ano, no, accumulated funds ng Binondo Drug Cartel na 200 billion pesos. Wow. Yung ano, at yung nung magkaroon ito ng asset preservation order sa tulong ng ano, no, Anti-Money Laundering Council nung panahon ni Director Aquino, ay ang inabot na lamang po namin is 130.4 million. Mm-hmm. So ito po yung ano, kitang-kita po talaga kung gaano kalaki yung ano, no, yung kinikita ng mga sindikato. Grabe. Kung titingnan nyo, billion ha, hindi million, billion. Kaya talagang kayang magpatakbo ng gobyerno. Kayang magtiktak ng mga tao sa gobyerno. Kaya nga, ako noon, ano, consistent po tayo doon sa ating kampanya, doon sa ating advocacy. Ha. Kung babalikan po natin yung mga interview ko, no, yung mga labang ko sa YouTube, ano, talagang sumisigaw ako talaga ng ano, no, ano ba nangyayari dito? Parang ginawan nyo na lang wetting ang kampanya natin sa illegal drugs. Bakit ko nasabing parang wetting? Nag-wetting kasi nag-e-exist yan. Hindi ho ba? Eh, bawal siya pero nag-e-exist dahil nga may mga nakapakatong, may mga nakadagan. Diba? May nagpo-protekta. Ganun ang ginagawa sa drugs. Kaya ngayon, hindi ka nagtataka talaga kung bakit yung mga involved sa drugs talagang hayagang ipinakikita, halos ipinagmamalaki pa na best friend ng mga nakaupo o mga pinuno ng ating pamahalaan. Okay, Attorney Basanto. Yung sa ano, kasi yung sa akin is ibig sabihin pala, you had been a part of successful operations ng PDEA. In fact, you had been part of big operations concerning personalities. So it's not a first time experience for you to be involved in an operation concerning a popular individual, no? Parang gano'n. Alam nyo, yung popular individual na tinutukoy nyo, kung ito ay si Pangulong Bongbong Marcos, nung inimbestigahan ko naman po yan, itinarato ko lang kung ordinaryong tao lang yan. Kasi
Tama. Kung yan, itatrato ko siya na isang malaking tao o ano man, hindi ko nagagawin. Yan, nakita ko talaga, ang motivation ko lang naman eh, nung binigay sa akin ang trabaho na yan, yung motivation ko dyan, yung nakita ko, nagkaroon ako ng first-hand information dun sa personal knowledge ng confidential informant. Nakita ko, nandudumilat dun sa mata ko talaga. Yan, nasa litrato. Claro. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone. Sabi niya, sir, ito po yan. Ito po yung nandiyan sa ano. Tapos ito po yung isa. Yan. Ang tanong ko, sir, buhay pa ba si CCI? Buhay pa ba siya hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Wala po akong ano. Huling kita ko po sa kanya noong po 2012 pa. 2012. Pero naniniwala ako na sana, no, na napapanood niya tayo at magkakaroon siya ng pangamba sa sarili niya na maaring matukoy siya nung kanyang mga kinuna ng litrato na siya yung nasa likod ng mga litrato at saka siya yung nasa likod nito. Si confidential informant nung pinuntahan kayo, si confidential informant po ba regular siyang CI or nag-walk-in lang siya for this particular information only? Hindi ko muna po i-ano sa inyo kasi talaga. Okay. Sige. Okay. So, nung pinuntahan kayo ni confidential informant, nag-execute siya ng sinumpang salaysay? Opo. Talaga. O yan po ang isa doon sa mga challenge ko sa kanya. Ito bang mga sinasabi mo, handa mong payuan, handa mong panumpaan, handa mong lagdaan? Sinabi niya, opo, hindi ka tira. Nung ganun nilagdan niya yung kanyang sinumpang salaysay, was the document notarized? Ang usual po na ginagawa namin, yung mga yung mga kinukunan ko ng salaysay, pinasasamahan ko doon sa Legal and Prosecution Service. Okay. Marami pong mga abogado roon, yes, at ina-administer siya, no? Yes. Bali, ang pinaya naman po kasi, no, meron siyang authority to administer oath. Kaya, kaya yung notaryo, kumbaga sa hindi na po namin kasi may authority naman po, yes, yung pinaya mag-administer ng oath. Ang sa akin lang naman doon is, kasi yung lumalabas dito is parang ikaw lang yung nagsasalita, but in the execution of the sinumpang salaysay and other the taking of the evidence, it means that there are other people involved. Para hindi lang po kayo yung may ang sinasabi ko lang po dito is for example the lawyer who notarized the sinumpang salaysay, that would make the document a public document which is not a confidential document anymore. So those kind of documents should be made accessible to the public. During that time na kinukuhan mo siya ng sinumpang salaysay, there's probably other agents present in the room. Mga ganyan. Opo. Nandun po doon sa mismong sa sinumpang salaysay, dahil ako po talagang naging kaugalian ko na, talaga tinuro naman sa investigation course yun. Kapag kayo mag-re-reduce ng ng mga testimonya ng inyong mga testigo ng sino man ilalagay niyo yung pangalan ng mga kasama niyo na naandiyan, yes, para at least or yung kasama niya ilalagay, o kung may abogado palagay niyo, yes, palagay niyo yung mga pangalan ng ano. Hindi ko tatanungin yung mga pangalan, but you remember the name of the people who were there with you during the time that the confidential informant disclosed the information to you? Sa totoo lang po, sa dami ko nang investigahan, kung ako'y magsasalita ng eksaktong pangalan, tapos pag lumutang po yung dokumento at nagkaiba, kawawa naman po ako. Gusto ko yung dokumento mismo, yes, na andyan. But you remember the contents of the sinumpang salaysay? Kasi sabi mo, ikaw naman yung kumuha doon. Opo, yung meron po akong mga natatandaan, talagang pilit kong nire-recall eh. Kasi kapag ako tumipa ng isang sinumpaang salaysay, lalo na kung ito nagde-declare ng kaalaman patungkol sa ibang tao sa isang pangyayari, sinisiguro ko na yung kinukunan ko ng salaysay ay nakakapag-elicit ako ng mga personal information na magmula doon sa deklarant. Yes. Para itong kinukuha kong salaysay sa kanya, hindi lang basic, kundi pati yung kanyang personal circumstances, pati yung kanyang eskwela na tapos niya o anuman. Kinukuha ko po yan para pagdating sa dumating sa oras na itanggi niya, bakit nandito yung alam na investigador yung nakaraan. At sir, bakit masingit lang kay Attorney Marlon? Briefly lang ito, Sir Jonathan. Do you believe that the confidential informant still has the possession ng affidavit or deposition na ginawa ninyo?
sa sana, tingin, kasi, may kopya pa kaya siya? Kasi, sana. Kasi, ang meron lang pong kopya noon ay yung opisina namin, yung Intelligence Investigation Service, particularly the Investigation Division, at mismong yung nag-declare. Kasi hawakan mo yan, salaysay mo yan. Okay, claro. So, after na nagawa natin ang sinumpang salaysay, attach yung mga documents na binibigay ni CI, like pictures or videos, if ever meron man, you submitted this to whom? Sa kanino po natin binigay? Hindi, sa amin po, sa opisina, doon sa Investigation Division. Doon naman po yan kasi kami po ang magpo-process dyan eh. Investigation Division, particularly ako po. Okay. Kasi kami yung magtatrabaho kasi kung mapapansin nyo, ako yung team leader niyan. Yes. Kaya ito yung ipaprocess ng opisina yan at tatrabahohin. Kaso ang problema nga, hindi nga natuloy. Kaya yung folder na yan, kasama ng iba pang folder, ng mga case folder, dun sa opisina. Mm. Kaya kami naman po, hindi kami nag-uuwi ng mga ganyan. Kung anong mga trabaho po namin, kahit umating ka ng hearing, yung folder na yan, ibabalik mo pa rin dun sa opisina. Are you saying, sir? Sir, are you saying that yung mga hindi itinuloy na operations na narequestana ng pre-op authority, are archived and therefore naka-file pa rin sa opisina. Tama po ba? Opo, nandun lang po yan. Hindi naman pwede iuwi sa bahay yan. Kasi ang ano yan, ano, marilive ka man o ano man, pwede naman ituloy na ibang ahente yan. Okay. Bago siya na-archive, kaninong opisina o kaninong tao na furnish ang report to make the determination whether or not itutuloy ang operations o hindi? Pero sabi mo, ikaw ang nag-recommend na mag-operate, di ba? Yung happy ko, si Director Francia, kasi siya lang yung... Okay. Si Francia... Kasi siya naman yung may, ano eh, siya naman yung may control doon sa Investigation Division. Okay. Eh. Kami lang informal lang naman lahat yung kilos namin. Yes, kasi kami-kami lang. Yes, oh. Kami-kami lang yung nandun. But you can say personally, with your own personal knowledge, that Director Francia was... furnish a copy and actually saw the operations report in the attached sinumpang salaysay. You could say that. Ganito po yun. Ano? Ang nangyari kasi doon, yung mga folders na yan, ano? marami kami mga ongoing cases na mga ina-attendan, may mga ongoing operation ano, na kinakandak namin na kagaya ng mga case operational plan. So, ang mga papeles namin, andoon lang sa opisina. Talagang table. Mm. Nandiyan po yan, nakapatong sa lansan. Ang problema po namin, ito po. Ang problema po namin, nung kami ay marilib, dyan sa opisina na yan. Okay. Hindi po, kung baka sa ano, halos talagang kung titignan nyo, no, parang literal na possibly na kami talaga, ano, nung bumaba yung order, hindi na kami nakabalik doon sa opisina namin. Kung baka sa ano, sinabi, doon na kayo sa NCR. Okay. Ganun ito po. Ultimo nga yung mga issued firearms po namin na halimbawa, si Bongbong. may mga astig ano ka, po, Bongbong. Sadali po, no? Nung ma-issue po yung may mga balit po kami, mga sidearms. Meron kami may mga tabor kami, may M4 na mga high-powered firearms. Na ito eh talagang juridical yung ano no yung parang juridical yung issuance no para in case na may eventuality no madali naming baltakin yung high powered firearm kung may responde o may biglang operation ganun po yung ano namin yun po pinagbabawi po yun agad balik niyo yung mga ganito kung magkasano pinaano yung pinasurrender ka agad yun sir sa totoo lang during that time sir may tanong lang si Attorney Marlon papa. Wow. Do you remember the circumstance kung paano mo nalaman na huwag itutuloy ang operation? Paano mo siya nalaman? Ito po yun. No? Basta ang ano na lang po na ano ayaw ni DDGO. So, nung pinuntahan ko siya, sir, wala. Sabi niya, hindi kayo pwede magtrabaho. Ganun lang. Particular case? Or sa lahat ng hindi. Kaso? Hindi. Ang sabi lang niya noon, IIS kayo eh. Sabi niyang gano'n. Hindi kayo dapat nagtatrabaho. Kumbaga sa ano, parang intelligence gathering lang kayo. Parang gano'n. Parang ayaw niya kami pag-operating. Pero, dumating yung point na nakakatrabaho kami na pasundot-sundot pagka yung medyo naiaano kay DG Gutierrez. Kasi hindi naman kami basta makarektan doon sa Director General. Kasi, may chain of command dyan eh.
hindi ka po pwedeng basta rumekta na, ano, siyempre, kagaya sa amin, ano kami, operational cluster, eh. Dalawa yan, isang administrative cluster at saka operational cluster. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap kay doon sa Deputy Director General for Operation ng Matagalan nung ako ay ma-nominate na para makapag-schooling abroad. Mm-hmm. Doon nga doon sa International Law Enforcement Academy, no, sa Bangkok, Thailand. So yun, nagpasalamat po ako sa kanya. Sabi ko, sir, bakit di naman natin ano, i-trabahuhin yung ano, sayang yun, sir, kasi ano yun, may medyo malaking ano, malaking tao na ano, sabi ko, hindi pa pwede kasi order ng malaking niya, si ES mismo ang nagpaano dyan, sabi niya. Hindi, ano, mamalasin tayo dyan. Huwag yung, ano, oh, huwag yung, ano, sabi, marami pa kayong mapatrabaho, huwag yung alihin yan. Mamalasin tayo. Sabi but, niyan ganun. But in your experience as a PDEA agent for, you say, 5 years and on different capacities, first time mo ba na narinig na nasangkot ang pangalan ng Pangulo on the time na nagsalita lang si CI, or are there other occasions na narinig mo ang kwento na ito? Yun lang po. Ang kaibahan nito sa Attorney Marlon, Ma'am Lorraine, direkta po ninyo, ulitin namin ang tanong, na na-interview at kinuhanan ng salaysay ang confidential informant, kayo mismo nagproseso. Tama po ba? Opo, ako po. Claro. Kasi ako yung humawak ng kaso, eh. Claro. At saka talagang sinigurado ko, apa. Sige, ituloy niyo po, sayang. At sinigurado ko po kasi, no, nung kulang ko siya ng deposition, sinigurado ko na parang isahang tipahan na lang. Kasi, ang purpose kasi nung is yung makapag-apply na, ano, halimbawa na verify namin yung veracity ng ano, no, information, ano. Search warrant ang sunod. Ang ano po namin dito, ang next step is to ano, no, apply ng search warrant. SW. Kasi meron akong specific instruction dun sa confidential informant, at kung natuloy ngayon, yun po yung purpose nung ano, no, nung authority to operate at saka nung ano, nung pre-ops. Claro. Yes, sir. Yung po mga dokumento, apo. Ma'am Ray. Ganun po ba ang palakad sa PDEA na kapag mataas ang pwesto, makapangyarihan at mayaman ay untouchable? At pagka ordinaryong mamamayan ay tuloy ang investigasyon, pero kapag ka mataas na opisyal o mayaman or artista or may connection sa Malacañang ay hindi sila pwedeng galawin? Ganun ba ang palakad ng PDEA? Go ahead, sir. Iyon nga po yung ano, no, isa doon sa laman ng reklamo namin. May kasama po akong dalawa pang ahente na direklamo namin yung mga irregularities noon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya lang, ang problema, sa kabila ng napanumpaan na namin yun, kaya Director Hill Pabilona, na isang abogado, eh, hindi niya, ano, no, hindi niya binigyan ng, ano, no, ng bigat o pansin, ano? Bagkos talagang ang nangyari, yung dalawang kasama kong ahente, eh, talagang ginawan nila ng paraan para humiwalay sa akin. Mm-hmm. At iwan akong mag-isa. So sa akin kasi, ang purpose kasi nung ano, no, nung pagpapail namin ng ano, no, ng reklamo sa Internal Affairs Service at saka doon sa ano, no, sa pag dito sa DOJ, ay para matigil na. Mm-hmm. Yung mga kalakaran mali sa PDEA. Kasi dumating doon sa point ng ano, no, ng buhay ko na alagad ka ng batas. Ba't pumapayag ka na ganyan? Tama. Diba? Hanggat may pagkakataon pa na kaya natin baguhin sa atin na mismo. Hindi tayo si Superman, alagad tayo ng batas. Pero mayroon chance, may opportunity. Nandiyan ka bilang alagad ng batas, gawin mo yung tama. Tama. Diba? Sir? Pero sir, parang hindi mo yata nasagot yung tanong ko, no? So, sa madaling salita, nangyayari talaga 'yon kapag ka makapangyarihan at may pera at may connection sa Malacañang ay untouchable, hindi pwedeng galawin. Pero pagka ordinaryo pa may... Yun nga po yung laban ng reklamo namin, eh. Nireklamo nila. Yes. Okay. Yun nga po yung laban ng reklamo namin. At nangyayari pa hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko, kung nung nangyari ito, eh, hanggang ngayon pa pala. Kumbaga sa ano. Hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon kasi si TG Lasso. Yes, I'm sorry. Go ahead. Opo. Sa sarili ko, no, nagkaroon na ako ng personal experience doon. Ano, kung titignan ninyo, yung aking mga media interview, no, kay Anthony Taberna,
dito sa mga ano no, kaila Ted Pailon, kaila ang daming mga mainstream media, yan kaila Jay Ruiz, diyan sa kaila kusari ng UNTV, sino pa ba nag-interview sa akin, TV5, mga ano no, sa Inquirer, sa Philippine Star, kaila ano no, kaila tawag dito kay AC ng Philippine Inquirer, kaila Julian De Jesus ng Inquirer, yan. Ang dami. Maraming ano talaga ano no. Talagang sinisigaw ko na talaga yung pagiging incompetent ng agency sa pangunguna ng mga inuupo mga director general. Mm-hmm. Kasi sabi ko kala ko nga noon pa ang tagal ko na nahimik, 12 years almost 12 years. Yung pala ngayon din ganyan pa rin ang ginagawa. Yan, kita niyo yung treatment ano. Yeah. For ano, classic example nung inilabas yung drug testing result. Yes. 'Di ba? Nakita naman mayroong discrepancy. Kung ako ang head ng investigation o ako yung director general ng PDEA, motu proprio na lang. Nasa mandato 'yan eh. Kayo ang lead agency no to conduct intelligence coverage or investigation and arrest to all violators of comprehensive dangerous drugs act. Ano sige, sir. Yung po. May follow up lang po si Attorney Busantog before itong isang video that we would like you to give your reaction. Before that, may interaction na siya. Sandali lang po. Nawala kasi yung monitor ko dito sige, sir. Ayusin natin. Nawala po yung monitor ko dito sa ano yung nakikita ko lang yung mukha ko eh dito sa ano eh pero lang, nakikita sir. Ka sir online people are viewing you right now at tuloy-tuloy po yung boses ninyo at na-monitor natin opo. Ang daming nanonood sir sabi ko before ang reaksyon niyo sa isang video na lumabas mula sa House of Representatives as part of the demolition operations against you before ka mag-react ay may isang follow-up question si Attorney Busantog. Sige po, please. Sir, during the time na kinukuha mo yung sa sinumpang salaysay, I would like to go back to the document because that was signed by a person, nilagay din niyo yung pangalan niya dyan, nilagay niyo yung buhay niya dyan. Kasi ang pagiging CI, alam po naman natin, lalo kung mag-CI ka sa mga ano, high-profile individuals. No? So, nung ginagawa mo yung sinumpang salaysay at nakita mo yung mga pictures, in what capacity yung confidential informant was able to obtain those photographs? Was he a part of the group or pinasa lang sa kanya yung mga pictures? Kung sasabihin ko po sa inyo yung detalye, mamamatay po yung confidential informant. Yes. Okay. Ganito po yan, no? Yung basta sasabihin ko lang po sa inyo, generic, ano? Okay. May access po siya. Okay. Claro. Sige. We will no longer pursue for security reason and I hope ito rin ang pagtrato ng Senado sa inyo sa darating na Martes that you will be provided appropriate and proper security support sapagkat buhay po ang ginagawa ninyo. Ginoong Morales, we will be part dito sa Pilipinas nating mahal to call out on the Senate leadership, including po sa committee ba ni Senator Bato de la Rosa. Sir! You should also require immunity opo. From prosecution, immunity from suit from the committee head. I think si Senator Bato yan para naman we have the Protection. Yes, so, sir. Kasi hindi madali yung ginagawa niyo sa akin. Meron lang po sana akong gusto ipaalam sa inyo at kanina lang po, nag-reach out na po yung ano, no, mismong happy ng USAA. Si Lieutenant General Roberto Ancan. Yun nga po. General Ancan. At yun nga po, magpo-provide sila ng ano sa akin, security detail. Very good. Para at least makalagaan po nila yung aking seguridad. That's a good news. Ngayong umaga lang ito, sir, no? Maraming salamat kay Senate President Mig Subiri at through the order na ibinaba sa ating office of the Senate Sergeant at Arms, si retired Lieutenant General Bob Ancan. No? Roberto Ancan. Tama, yeah. Ma'am. Okay. Eric, ma'am. Bago lang dumating sa next na video, no, yung susunod na video, gusto ko lang makita ninyo at makita ninyo kung bakit tayo nagpapasalamat sa Senate at kay Senator Bato de la Rosa. Exactly. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Attorney Busantog, hold your line, sir. Morales, sir. Nothing but denial and demolition job ang ginawa sa inyo ng PDEA leadership at ng mga kaalyado ng gobyerno ngayon upang pagtakpan at i-demolish ikaw, hindi ang mensahe mo na napakatunog.
Pakinggan po natin at tunghayan ito, then you give your reaction, please. Mr. Jonathan Morales. For today's press question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PDEA agent Jonathan Morales na nag-appeared recently nga sa this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even si ang ating si Congressman Robert Ace Barbers kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad niya na medyo naguguluhan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, you know, anong isang araw, at katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parting yun ay medyo mas nabigyan linaw. At hindi ho, at nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, no, somebody was a shady past. And I think it becomes even more clear, even clearer now na itong mga pangyayaring ito ay, ang mga pangyayari ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hey sir, ngayon lang namin nalaman na ang PDEA pala ay nag-hire na ng mga congressman para maging spokesperson nila. At itong si Congressman Asidre, hindi lang pala ito atakdog ni Martin Romualdez, kundi siya ay mahilig din sa 50 Shades of Grey. Shady past. Kasi shady past daw eh. Ano pa din ang patay? Teka muna Erica, sumuntok ka na. Ako naman ang susuntok. Go ahead, ganyan ka walang kwenta ang kongreso na yan. Tignan nyo naman yung mga sinasabi, kababata, ang babata nyo, ang kukorap na ninyo. Exactly. Mga attack dogs ni Martin Romualdez, nakakahiya ang kongreso na yan. But the people are now accepting your personality no matter how many 50 shades of grey they're going to throw at you. Ginoong Jonathan Morales, sir, na sa inyo po ang pagkakataon para sagutin itong mga kalukuhan ng atake na ginawa sa inyo. Yeah. At alam natin kung anong purpose nito. Not to address your message, but to demolish your persona. And this is why we're very grateful. Yes. For us, this is the shining hour of Senate and Senator Bato de la Rosa. Exactly. Ito yung, pwede ba, tigilan nyo muna yung kakabatikos ng ganyan. Kasi kami mismo dito, no, naranasan namin yung panggigipit ng Kongreso, pambababoy ng Kongreso. Nakita namin, naramdaman namin ang kalibre ng Kongreso ngayon. Putik. Yes. Putik ang kongreso ngayon. Yes. So napakaswerte natin na nandyan pa si Senator Bato de la Rosa at nandyan pa ang Senado. Claro. Okay, si Attorney Posantog wants to say something. Reserve mo na sir, hold your line yung Attorney Posantog Morales. Gusto lang namin maganda sir, kasi natawa kami dun sa video sa 50 na Shades of Grey. Shady past ka pala sir. Basic naman po sa ating criminal prosecution ng previous conduct ng isang individual, whether misconduct, has no bearing in the case. No, it's not even a part na acceptable siya as a form of evidence because it does not go to the elements of the offense. Yeah. Kung halimbawa may mga ginawa man si Sir Jojo in the past, would it discredit the fact na mayroong picture nagpapakita ng taong to ay gumagawa ng isang krimen? Yes. Not an element of the offense. Kasi kung ganyan yung argument natin, parang ganito yan eh. Mm. Pag ikaw ay isang commercial sex worker, as if you do not have the right to demand kung ikaw man ay naging biktima ng sexual abuse. Correct. That is the standard. So that is, yung sinasabi po nila, that is not a standard at all. It's not even a standard of truth.
It's not even a standard of evidence. So what does it mean, attorney, that we have legislators who are this way, who do not even know that very basic of thing, that basic thing that you just said now, no? Okay, what does it show about that Congress that we have right now? They are legislators, they are lawmakers, then of course they must read the law. No. Rather than become political attack dogs of powers that control and abuse powers in the government. Pero kasi sa mga ganitong issue, yung national interest to eh, pero why do we respond that way? Yeah. Attorney Busantog, ma'am, igigibiyan natin ng pagkakataon si Ginong Jojo Morales to react doon sa orchestrated, very systematic demolition job against his persona at nakikinig ang mamamayan. Napuputol po, no? Unang-una po, no? Hello, malinaw po ba ako? Oh, sir, yes. Go ahead. Hello. Yes, sir. Alam nyo, yung tinuran po nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya. Dahil entitled naman po siya, no, sa kanyang opinion. At yung pong pagsasabi niya na yung ano, yung big, parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat, yes, sa kay PDEA Director General Virgilio Lasso na, exactly, na ano, no, willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir, nakikita namin. Go ahead, sir. Yan. April 7, April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyari, no? Nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan, no, na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot claro, o ng white powdery substance. Ay, nasabi niya pag ganun din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file lang ka ng parasit. Yun po yun. Kaya, para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing ko, Chrisman. At kung meron man silang gustong matiya patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na invitasyon para, yes, sa akin at doon nila ako gisa-gisahin. Ayun. Para matest nila kung ano ito mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na chinachallenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bitbit niya, kahit isang dosen ng leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandoon ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, no, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. Ni so, wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am Lorraine, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko, no? Yung baluting na nagtataglay na ako ay lagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, hindi, wala pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang gustong marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay sinabi ng Atty. Busantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly, na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa
na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama, the only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya? Ginoong Morales, would you like to react to that? Ayaw niya. Alam niyo po, pagka talagang ano no, pag may tinatago, talagang ganyan. Pag may, bakit siya matatakot ano na dumaan sa isang scientific method kung wala naman talagang itinatago? Ano ba kakatakot, di ba? Kagaya na lang po sa akin, ako nag-imbestiga. Ako'y natatakot doon sa na bulgar na pambansang seguridad o pambansang seguridad na impormasyon na malalagay sa ano no sa alanganin itong bansa natin, dahil biruin niyo ba naman nalantad na kung ano yung naging ano no activities ng naging presidente ng ating bansa ngayon. Kaya na dapat yun ang tutukan. Hindi yung ako ang sisiraan. Nagtataka ako, bakit bigla ako ang naging akusado? Hindi naman ako. Di ba? Tama ka. Kung meron man dyan na dapat napatunayan na siya ay malinis, dapat yung Pangulo mismo. Yes. Di ba? Tama, because your allegations leader, against him, sir, no? So excuse me, your tama, allegations against him can only be addressed if he face you squarely, kung hindi man sa loob ng Senado, doon sa public, transparent, scientific drug test para tuldukan kung ikaw ay tama o hindi sa naging investigasyon ninyo. May tanong ako. Lilinawin ko lang po. Okay. Ano? Lilinawin ko lang po. Hindi po ako ang nag-allegasyon sa kanya. Yes. Ito po yung confidential informant. Claro. Ito po. Ito pong information na ito nalantad sa publiko nung inilabas ni Maharlika. Hindi po ako. Claro. Kaya nga parang ano ang pinipin daw nila ako dahil ako yung investigador. Pero bakit hindi natin mismo yung nasasangkot diyan, yun mismo ang magpatunay na siya ay malinis, na lahat na nakalagay sa impormasyon na yan na nilalantad ni Maharlika ay hindi totoo. Ito yung aking drug test. Ito ang aking hair follicle drug test. Oh, di ba? Claro. Yes, sir. Magpapatunay yun. Thank you, sir. Attorney Marlon. Noong nakausap niyo yung confidential informant, ano pong sinabing ginagamit during that time? Cocaine po. Specific. Okay. Claro. Supported with picture, sir, ng bago mo gawin ang kanyang salaysay? No. Opo, yun kasi yung naging motivation ko. Dahil nung binabanggit niya yung mga personalidad talagang, ito po, picture, oh. At hindi lang po yung computerized printout na litrato, pati yung pinanggalingan. Kaya nga kung makukuha natin yung folder, may certification bawat litrato na siya ang kumuha. Sir, may tanong ako. Yes, ma'am. Opo. Kay sir at saka kay Attorney Bosantog. Kasi yung idinidiin natin, no, hinihingi ng taong bayan yung hair follicle test, mukhang hindi mangyayari yun. No? Kasi ang nakikita ko kasi dito ay ang isang taong mahina ang walang karakter ito, no, na buong buhay niya talaga nakalusot siya at pinagtakpan ng napakarami. At marami siyang hinawakan na posisyon na he was so unfit to hold kasi maraming nagtakip sa kanya. So, hindi mangyayari siguro yung follicle test na yon. Pero yung nangyari ito 12 years ago, no? Pwede pa ba siyang habulin dito? Attorney Bosantog, then si Ginong Morales mag-react din. Pwede naman siguro. Kasi, for example, ang criminal prosecution, may expiration yan. But I think the issue here is no longer about that. Eh. The issue here is about the betrayal of public trust and your capacity to lead a country. Mabigat and the competence, whether or not you still have the right mind to lead a country. Kasi kung nung panahon yan, 2012 yan, tapos hindi na siya present, I think it's a non-issue. Yeah. Mukhang doon siya gustong lumusot. Yes. Mr. Morales, sir, mukhang doon niya gusto dalhin ng kanilang mga PR handlers at mga blogger operators. Matagal na yon, tapos na yon. Nagbago na yan, tao na yan. Huwag niyo nang kalkalin yung mga bagay na tapos na. Hindi, how do you react to that? Pero yung tanong ko kasi, in the cover-up of this investigation, were crimes committed because of the cover-up? Yes, oh. Totoo po yun. Kaya nga ang issue here is no longer about whether or not nilabas yung document. There was a leakage of information. Because at the end of the day, for me, that trumps everything. That's a matter of national interest. Was there an abuse of power when there was a supposedly
an operation to be conducted against certain individuals, but due to interventions of people from the Malacañang, the same was not. That is a undue treatment to the Filipino people. Ang sabi ko kanina, kung ang ordinaryo na ano, ibabaybas operation mo yan, yung mga tao on the streets, just because somebody is popular, just somebody is connected, hindi mo ginawa yun. That's a gross violation of our oath as public officials. Claro. And attorney, hindi na ano yan ha? From the up, down, from the Malacañang, mga Pilea. Hanggang sa pinakamababa. Hanggang kina Sir Jojo. The accountability flows. Yes. Sir Jojo, would you like to react doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, may value pa ba? Kung 10 years to 12 years ago na itong naging revelation ng CI na naimbestigahan niya ninyo at natigil ang operation, do you think this is still relevant to the current situation where he is now president? Alam nyo, sa akin personal opinion, no? At kung ang pagbabasihan natin is yung Article 7 ano, ng 1987 Constitution, dapat siguro tingnan natin ano, hindi rin sa serious index na kundi matiyak natin yung ano no, yung present condition ng kanyang ano no, kalusugan. Katulad nung ano no, yung medical condition niya, yung kanyang psychological condition, kasi napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa palikat ng isang pangulo. Konting pagkakamali lang, isang maliit na pagkakamali lang, lalo na sa foreign policy, patay tayong lahat diyan. Exactly. Kaya kapag ka ang isang ano no, ang isang tao na nasa impluwensya o nasa ano no, nasa pinaniniwalaan, nasa impluwensya o nagugumon sa ipinagbabawal ng gamot, distorted ang isip niyan. Yes. Hindi ba sa karaniwang tao lang eh. Pagka isang addict, talagang ang hirap panghawakan ng kanyang paninindigan. Yung kanyang mga desisyon, hindi siya normal. Napaka-unstable niyan. Kaya dito, dapat pumapasok dito yung ano, no? Kaya nga, sabi ko, ang purpose nitong investigation dito, makapag ano na tayo, makapag-crap tayo ng mga nararapat na batas. Kung meron man dapat tayong i-amen, kung meron man dapat tayong gawin na bagong batas, gawin na natin. Ngayon, sinusulong nila yung amendment na Constitution. Bakit hindi natin palakasin pa yung ano, no? Magkaroon ng safeguard doon sa mga ano no, doon sa mga dapat gawin o mga dapat ingatan o hindi dapat gawin ng isang elected official. Lalo so, na pwede bang, ano, may babasahin ako na may pinadala na ano ha, comment. Sige. Sabi niya, imagine si PBBM nung president na siya insisted on dismissing 18 colonels who were allegedly involved in illegal drugs na ang basis lang ay matrix na ginawa ng PNPA 96 graduate na drug addict long time ago. Na ang isinama sa matrix ay mga classmates niya na hindi siya pinautang. Kilala po that yan. Allegedly po, sina Brigadier General Peralta and Medina lang ang tatanggapin ang resignation pero isinama ang ibang colonels para daw po may impact sa publiko. Kawawa po ang nangyari sa... So, ano, okay. May sir, would you like to react to that? Narinig ko siguro itong balita. Ako po muna, no? Go. Iyan po yung laman ng sulat ko doon kay Pangulong Ferdinand Marcos noong April 22. Narisip po ng Office of the President noong April 22, no? So, nandiyan yan, ano? Sabi ko dito, no? Why don't you support the DILG Secretary Benhur Abalos campaign? Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. In weeding out iskalawags in uniform. Hindi ba't pwersahan ninyong pinag-resign at tinanggal sa police service yung mga police general nang dahil lamang sa chismis o marites na ang mga ito ay involved sa illegal drugs as well as in barangay drug clearing? Yung mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan na tinaliman ng droga ay patuloy na nagdurusa sa kulungan dahil wala man lamang pangpiyansa at abogadong magtatanggol sa kanila. And most importantly, the strict implementation of a drug-free workplace policy program. Hindi po ba't may mga isinasagawa talagang tayong mga drug testing sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno upang masiguro natin na drug-free tayo? Shouldn't we prove above all else that the Office of the President is a drug-free workplace and compliant with the Comprehensive Dangerous Drugs Act? For you to prove that you are clean and not addicted to illegal drugs, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Ito yung laman pa ng sulat ko, ito. May we remind you, Mr. President,
that it is the policy of our government to pursue an intensive and unrelenting campaign against the trafficking and use of dangerous drugs and other similar substances. People like you need medical and psychological attention so that the well-being of our country is not put in any danger. April 24 po ba ito, sir, nasulat? At ikaw ang naglagda? At ito ba'y received? April 22 po. Na-receive po yan sa Office of the President. Yan po, meron siyang, ano, no? Meron siyang tatak na na-receive. QR code. Tapos, na-receive din po sa Office of the Senate President. Senator Big Sabiri. Sir, medyo mabigat itong final na tanong ko at tayo may pa-wind up at you may or you may not answer, pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa iyo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operation sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na naglapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the president to continue functioning as president. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then senator, now president, was really into that drug abuse and drug addiction or illegal drug use as shown sa pakikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse, which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisinghutin niya rin sa inom niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisinghutin niya. Ang sinisinghut lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hmm. Hindi naman po sa pwede suminghot ng shampoo kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan, hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Ayun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat. Klaro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi ganito pala kapag ka, ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosantog, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos, kasi siya ay senador noon. Eh paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? At paano pa kaya yung pinaka mga maliliit nating mga na mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ang ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos, na parang they are above the law. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law, at hindi lang pala sa isip nila, totoo pala. No, totoo yun. Yun. Ako, ganito pa, ano? Right, sir. Bigla tuloy ako na-excite, sagutin si Ma'am, Ma'am Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI, na pagkakaloob, pagpapataw na indefinite suspension na wala naman sa batas, na patawa ka na. Ito yung, parang walang iniwan sa isang drug offender o habitual drug user. Ito na sabihin na yan, junkie o talabak. Na talagang pagkaya na, no, nag-trip. Talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusan pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik eh. O bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato dun sa isang biktima. Kasi nga, adik eh. Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Kasi nga atip eh. Ibig sabihin, doon tayo pumupunta, doon natin napapagtanto
na itong mga nasa impluwensya na ito nagbabawal ng abot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Ginoong Morales, yeah. Ma'am. Before your kay Attorney Busantog, your final interaction din si Attorney Busantog. Yeah, I mean, Attorney Busantog? No, ito. Okay, sige, more than anything for me, no? Siyempre, maraming issues ito. Marami, napakarami, no? Pero ngayon, ang nakikita ko, nararamdaman ko, social justice issue ito. Not ang sa bansa pala na Pilipinas, dalawa pala ang sistema dito sa hustisya. Na meron para sa mga mayayaman at makapangyarihan, at meron sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Malapit na ako mamatay. Hindi ako papayag. Ayusin natin ito. Dapat ang tama dito, no? Ang tama dito. Papakita natin, no? Papakita na kasi ito digital ito. Digital ito. So, nag-iiwan tayo ng love letter. Hindi lang sa mga buhay ngayon, kundi sa mga apo natin, sa mga sanlinlahing Pilipino. Ganito lumaban para sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas maraming abusado. No, marami talaga ang pakiramdam nila. Porket may pera sila, no, kahit na anong kababuyan, pwede nilang gawin at naramdaman namin yon. Dito sa SMNI, ramdam na ramdam namin. Kababuyan ng NTC, kababuyan ng MTRCB, yes. Kababuyan ng Kongreso, kababuyan ni Martin Romualdez, kababuyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. No? So, makinig kayo, mga anak ko, mga apo ko, mga hindi ko na kayo makikita siguro. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. We are creating a country habang buhay kami dito na hindi ganyan, na hindi nyo naaabutin. Pero kung sakali meron na namang Marcos, no, na Bongbong Marcos, at lumusot na naman yung kababuyan nila, huwag kayong pumayag. Ganito lumaban katulad ni Jojo Morales. Iitataya ninyo ang buhay. Walang matatakot dito. Tama. I second the motion sa aking co-anchor na si Ma'am Lorraine Marie Badoy, sinusundan ko at titindigan ko kasama siya ang kanyang naging pahayag. Your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. Thank you, Ma'am Lorraine, for a very emotional and very mind-jolting wake-up call for the Filipino people at sa inirasyong nakikinig sa kasalukuyan. Attorney Marlon, your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. So, sir, wala naman akong mga katanungan na because most of my questions were answered. Yan, nalabas mo talaga, attorney. Grabe. Nakagalit yung mga nilabas mo. Serious crimes, yes. No? Yan pala yung nalusutan ni Bongbong Marcos, no? At ng mga nagtakip sa kanya. Wow. Yes. Most of my questions were answered. So, ang sa akin lang is that I wish and I pray for Mr. Morales that the truth will come out, no? And then that you are protected. Yeah. At kasi this for me is a matter of national interest. Yes. Na maging part siya ng national discussions involving our national politicians. So I hope that you continue on your crusade for the truth to come out. Whatever be the source of that truth, that it will come out one of the day. Yes. Ang sa akin na kasi is just a final thought, no? I just came from a country where one of their ministers resigned. Kasi gumamit lang siya ng credit card. I mean, yung credit card na ano, o na personal, ano. Parang bumili lang silang pagkain ng family niya na hindi naman masyadong mahal. Credit card ng gobyerno. Oo. Bumili lang sila ng lunch. Account. Pero hindi naman masyadong mahal. It's nothing extravagant. But out of courtesy, no, to the people, nag-resign. May kahihiyan. And here we are talking about the issues of our country kung saan binubumba tayo sa West Philippine Sea. Ang presidente natin ay... probably is drug addict, yung mga in the intervention of people para hindi matuloy ang investigation ng mga crimes, no? Serious crimes. Yeah. I just hope that one day our yung sumusunod sa atin will have a different perspective when it comes to run the country. At ang pag-usapan nila is yung inflation, yung mga prices, economy, at makawala na tayo sa mga ganito pag-uusap. I really hope that our country will reach that future. Attorney, can I just intervene again? Okay, interrupt. Ang mga bansang ganyan, no, New Zealand, where you just came from recently, hindi naman sila umusbong sa lupa na ganyan na sila, di ba? Dumating sila sa kasaysayan nila na ganito din, no? Ganito din kababaw, ganyan yung kababuyan ang pinaggagawa sa kanila. Pero ang taong bayan, tumayo at hindi pumayag. Yeah. Yes. So we are creating our country even as we speak right now. Tama po kayo, Ma'am Lorraine. And because of that, at Ginoong Jojo Morales, sir, nagpapasalamat kami sa inyong oras at panahon, pagsasakripisyo,
kasama ang pamilya ninyo, for the country, for the interest of the coming generation, for a true, dignified, with integrity, good government that we deserve, not this one. Your final message, yes, to the Filipino people, Sir Jojo. And the 20,000 that's listening today. Yes, and the more than 20,000 live views following us today. Sir Jojo, nakikinig ang sambayan ng Pilipino sa mensahe ninyo. Magpapasalamat ako una sa lahat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa akin ng pagtitiwala at ganoon din sa taong bayan na patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagsuporta sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Ganoon din sa inyong lahat dyan at nananawagan ako na sana mahalin natin, pagtulong-tulungan natin na itaguyod natin, mahalin natin ang ating bansa. At talagang ipakita natin na hindi tayo natatakot sa mga taong gusto lang negosyohin, pagkakitaan at salaulain ang ating bansa. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Ginoong Jojo Morales. Mag-ingat po kayo, sir. At sana po ay dumating kaagad ang responde ng security support na ipinangako po ng Senate leadership as relayed to you by Lieutenant General Roberto Angkan, heading the Senate Security Division. At kami po ay nagtitiwala na hindi ka po pababayaan nila, Senator Bato de la Rosa, at lalo na po ng sambayan ng Pilipino na kayo po ang tumataya para sa ating bansa. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Yun. Mga kababayan, mabigat ang talakayan na ito. Nakasama natin si Ginong Jojo Morales, Attorney Marlon Busantog at si Ma'am Lorraine. At napakinggan ninyo ang mga bagay na dapat maliwanagan ang mamamayan. Hindi po natin tungkulin na magbigay ng excuse sa mga politiko. Tungkulin po ng mamamayan na tayo ay mag-demand ng pananagutan at mabuting paglilingkod sapagkat yun ang citizen's duty natin. Sumunod sa batas, sumang-ayon sa matinong programa ng gobyerno, sumuporta sa matinong pamamahala. Pero dapat tayo ang nangunguna bilang mamamayan sa pagsingil sa mga namumuno at nasa kapangyarihan upang ang abuso at ang kanilang pagsasamantala laban sa kabutihan ng mamamayan ay hindi